Magandang Lunes ng gabi sa inyo. Ngayon po ay National Heroes Day. Araw ng mga bayani. Bayani Casimiro, bayani ag bayani. Araw ng mga dakilang o bayani Fernando. Kagandang pangalan yun ah. Araw po ng mga dakilang tao ngayon na naglingkod sa ano sa ating bayan, sa ating bansa. Kumusta ho ang inyong weekend? Naku eh, medyo maulan din ngayon eh, no? Nung papasok kami rito, medyo buwabaksak ang malakas sa ulan. Pero maganda na rin yan dahil pandilig sa mga halaman natin na matagal-tagal ding nauhaw. Magandang gabi at ito si Brother June Banag, nag-aanyaya sa inyo na samahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi dito po sa 92.3 Radio 5 True FM na napapakinggan sa buong Mega Manila. Tayo po ay kasabay napapanood at napapakinggan din sa Facebook page ng 92.3 Radio 5 True FM. Pakishare na lamang po ang ating live stream sa ating episode tonight. At syempre mga kapatid, atin pong i-follow, like and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. At huwag pong kakalimutan na i-subscribe ang Radio 5 True FM YouTube channel. At para naman po sa nais maging bahagi at makibahagi sa ating programa, magbahagi ng inyong mga kwento ng tagumpay, kwento ng buhay, problema na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan, sa ating counseling portion, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya po ay tumawag sa ating hotlines 8631-5788 at 8631-6674. Siyempre, bago natin simulan ng ating magdamag, nais naming ihatid sa inyo ang mabuting balita sa ating pagbabalik. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes sa 26 ng buwan ng Agosto. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 23 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 13 hanggang 22. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo ay ang pagdarasal ng mga haba. Dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin bang mas mahalaga?
ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto. Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninyo man ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin bang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanumpa ang sino man na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sino man na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sino man na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-espiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-espiritual, hango sa bagong tipan ng Tanal na Aklat. Pagkain pang-espiritual. Salamat po, 9:47 ang ating dumpak na oras, araw ng Lunes ngayon. Magandang gabi sa inyo. Ito si Brother June Banaag na nais bumate sa ating kaibigan na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Babatiin din po ni Engineer Mercy Santos ng maligayang-maligayong kaarawan, si former Governor Casimiro Ito Inares ng Lalawigan ng Rizal. Ngayon po ang kanyang birthday. Happy birthday! Yun, happy birthday, Governor Ito Inares ng Rizal. Ang pagbati po galing kay Engineer Mercy Santos ng Pasig City. At ngayong araw na ito, alam ba ninyo na birthday din ng isang santa, ang pangalan niya ay si Saint Mother Teresa of Calcutta. Happy birthday! Mother Teresa of Calcutta, ngayon ang kanyang birthday. Napuntahan na namin yung kanyang libingan. Ang libingan niya nandun ho sa mother house ng mga madre na kanyang kapatid. Diyan po sa Calcutta, sa India. Isang araw babalikan natin yan. Kaya lang, kaya ako tinatamad bumalik sa India. Eh, nagpupunta kami doon sa ano, yung gumagawa ba ng mga carpet. Yun. Tapos papakita sa yung design ng carpet nila. Papagpagin nila yung carpet na yung sa harap mo. Ay, Diyos ko, lahat ng alikabok napunta sa mukha ko. Kaya magmula nung araw na yon ako'y nagkasakit. Ilang linggo akong ano, may sipon, masama ang pakiramdam, inuubo. Ganun. Ay sus, Ginoo, 9:49 ang tumpak na oras. Ang atin pong mapapanood ngayong gabi ay ang bahagi po ng programang Face to Face na napapanood po Lunes hanggang Biyernes sa TV5 alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng gabi, ng umaga. Umaga pala yun. Pero may replays po ito sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kung sakali po meron kayong komentaryo o mga mensahe na gusto po ninyong ipahatid sa mga bahagi ng ating participants, ng ating PES to PES here at ni Dr. Love, pwede hong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream or tumawag sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating PES to PES. Hear it ni Dr. Love. Ang title po, I Love You, Mr. Carpenter. Carpenter siguro to, no? Oh, baka ito naman yung kumakanta ng Carpenter. Di ba? I Love You, Mr. Carpenter. Parang nalalansahan ako dyan. Parang may ginawa itong dalawang to. Ano kaya ang ipinako ni Mr. Carpenter? Alamin natin, panoorin ho natin ang ating episode ngayong gabi. Narito. Kasama natin ngayon si Ate Alma. Ano po at sino ang nirereklamo ninyo? Yung pong kapitbahay po namin. Kasi ang asawa ko po talaga,
marunong gumawa ng bahay. Okay. Ash, asawa mo itong karpintero? Opo, asawa ko po ang karpintero. Kasi nung time na buhay pa po yung asawa niya, kasi hindi naman po talaga... Sino itong buhay pang asawa? Yun si Belinda, kasi balo na po siya ngayon. Belinda, walang balo. Balo na po okay. siya. Ano naman ang connection nito dun sa karpintero mong asawa? Kasi nung buhay pa yung asawa niya, kasi driver, jeepney driver lang po siya, ngayon wala siyang problema, ultimo po talaga gripo, hindi po talaga kaya ng asawa niya. Ngayon ang asawa ko, kasi nagtitinda nga po ng isda, kahit nagtitinda po siya ng isda, marunong lahat siya gumawa ng bahay, tubero o ano po, all around po siya. Bawat may sira sa kuryente o tubig, ang pinupunta niya po asawa ko. Ganun po. Okay, so anong gusto mong puntuhin? Ngayon, bali, nasunugan po kami, after 5 years na po pala kami nasunugan. Di ngayon, nung nasunugan po kami, ginawa muna po nung asawa ko yung bahay namin. Tapos nung nakasilong-silong na po kami, tinawag niya po yung asawa ko na yung bahay naman nila muna ang gawin kasi nga sa pamamagitan po ng apo niya na wala pong masilungan. Okay, so anong problema mo, Ate Alma? Ngayon po, hindi po siya nagbibigay ng bayad doon sa asawa ko. Yung bayad. Opo. Magkano ang utang? Kasi bali po, ang isang araw po ng asawa ko ay 800 po. Ngayon, bali, pinakyaw po yun ng asawa ko ng hindi ko alam kung magkano po. Tapos yung ano na po, ganun na nga, nagtaka po ko sa kanya na bakit hindi niya na pinatuloy yung pagpagawa niya sa asawa ko ng bahay. Ganun nga po, talagang katwira niya, wala po siyang pera, kasi isang street sweeper lang po siya. Kaya sabi ko, kahit street sweeper ka, magbigay ka kahit paano, kahit paabot-abot ka lang, kahit magkaan kasi nga. But magkano ba eksakto? Bali, umano po talaga yun ng 15,000. Laki din ha. 15,000 po. So, nakamagkano ng hulog si Belinda? Ang alam ko pa yung mga nasa 8K pa lang po. Siya ang sinasabing hindi tumutupad sa napagkasunduan. Totoo ba ito? Belinda, pasok! Hoy! Hoy! Ikaw! Buti na lang. Ate Belinda, diretsahang tanong. Hindi ka raw sumusunod sa usapan na dapat mong bayaran. May kulang lang ako sa kanya. Kasi, ano yon yung nakiusap ako sa kanya. Kasi siyempre, dalawang kalpintero ko, bali, inuna ko muna yung malayo. Yung isang karpintero, asawa naman ni Ate Alma. Oo. Okay, Ate Belinda, kailan ka at kanino ka nagbabayad dahil walang maalala si Ate Alma sa sinasabi minsan mo? Minsan sa kanya, minsan kadalasan doon sa asawa niya. Yung nga po, ma'am, yung 1K lang po na. 1K lang daw yun? Yung 1K po na hiningi. Ayun ko sa asawa niya. Hindi, pero yung inabotin nyo kay Ate Alma ay 1,000 lang. The rest, nandun na sa asawa. Bakit hindi sinasabi sa iyo ng asawa mo? Aaminin niya kung may naibigay siya o wala. Kaya... May ganun pa kayo? Wala ba kayong record or kasulatan man lang na nag-abot ka, Ate Belinda? Wala. So, paano kayo magbabayaran ng maayos ngayon? Medyo magulo, no? Ikwento mo, Ate Belinda, paano umabot ng ganun kalaki ang babayaran mo? Ano lang yun? Bali... Bali, isang kwarto na lang ang bayarin ko doon. Basta yung tatlo na bayaran ko na yun. Kaya ano itong mga pagtatanggol na gusto mong gawin para sa kapatid mo? Ano ba talaga ang story ang nagaganap? Ang kapal po kasi ng mukha niyan. Kapal po. Bakit? May lakas ang loob pa po siya na pumunta sa harapan namin na parang nagpapa-charming. Siyempre, doon ako dumadaan. Pag pumapasok ako ng trabaho, yung kapatid mo, binubuhusan ako ng tubig. Ginaganyan pa kotse. Nagdumadaan ka doon na parang napapa-charming, nagpaparinig ka pa. Siyempre, kapatid ko siya. O kaya pagtatanggol ko. Saka, pag tayo nag-uusap, tinatanong kita, Belinda, nagbibigay ka ba ng bayad mo? Ano sabi mo? Tanungin mo yung bayaw mo. Nagsabi ako sa kanya, nakikiusap ako, dahil hindi naman lang siyang binabayaran ko . May paano mga nagpapa-charming? Bakit umabot tayo sa pagpapa-charming? Kapag sa umaga... Maga po na dumadaan siya, bibili ng almusal. Siyempre, yung bayaw ko ho, lumalabas din. Dumilingon pa siya doon sa parang iskinita namin, na parang gusto niya na mapapansin siya ng bayaw ko. Yung kapatid ko,
Lagi kasing tulog. Kaya hindi niya bakit nakikita. Bakit ka laging tulog? Kaya hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng asawa niya. Eh bakit hindi na natin diretsahin? Ate Belinda, ikaw ba ay may pagtingin pa hanggang ngayon sa asawa ni Ate Alma na si Teddy? Noon lang yun, pero ngayon wala na. So kung noon yun, pero kayo ay nagkikita ulit dahil pumupunta siya sa'yo at ginagawa ang bahay mo, tama? Hindi ba nanumbalik ang inyong pagtitinginan? Hindi na, kasi may edad na rin ako. Gusto ko lang bigyan din po ang kahalagahan ng sakramento ng matrimonyo o kasal. Ang dalawang mag-asawa ay magkaibang tao. At pinag-isa lang kayo sa pamamagitan ng kasal, ang common denominator, love. Parang hindi ko nakikita yung init ng pagmamahal sa iyo. At bilang isang asawa, sang-ayon ako kay Teddy, may mga shortcomings ang mga asawa namin na nakikita namin sa ibang babae. At kung palagi naming nakikita sa ibang babae, nahuhulog kami doon. Now, kung may intention pa kayo na magsama alang-alang sa isang pamilya, si Teddy, kung aamin sa kasalanan niya at hihingi ng tawad, akong magsasabi sa iyo, patawarin mo kung mahal mo pa siya, kung may respeto ka pa sa kanya, at may pagtitiwala ka pa. Pag wala yung tatlong binanggit ko, huwag na kayo magsama. Teddy, gusto kong maniwala na meron pang sumisinding spark sa puso mo kay Belinda. At gayon din si Belinda. Si Belinda kasi inamin na niya kanina na siya'y nakipagrelasyon sa iyo sa gitna ng pakikipagrelasyon niya sa kanyang tunay na asawa nung nabubuhay pa. And that was very risky, Belinda. Ibinaba mo ng gusto ang pagkatao at ang pagkababae mo doon sa relasyon na yun na sana ay na-realize mong napakalaking pagkakasala sa iyo, sa mga anak mo, at sa Diyos. Kung totoo na wala na kayong relasyon, ipagdarasal ko sa Panginoon na basbasan kanya at bigyan kanya ng lakas ng kalooban at isipan para ipagpatuloy. Kung tayo nagkamali nung araw, pupwede tayong magbago. Patigit sa lahat, pwede mong lukuhin ng face to face. Pwede mong pagtawanan si Mama Carla. Pero may nakatingin sa iyo sa taas at alam niya ang katotohanan sa puso mo. Itatabi na kita. Kay Alma, hindi ikaw ang maniningil kay Belinda dahil hindi ikaw ang nagtrabaho. Yung asawa mo ang dapat na maningil. Kung hindi na siya naniningil dahil sa nabayaran na siya kung anumang bagay na ipinambayad sa kanya, that's his problem. Kaya niyong ilagay sa kahapon ang inyong nagdaang kasalanan, magbalikan kayo at sayang ang sakramento ng matrimonyo. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Love! Walang anuman. Mama Carla, kumusta ka na? Miss na kita. 9:59. Ito ang isang magandang ehemplo. Magandang ehemplo ba yan? Isang mabuting, hindi, isang solid na ehemplo ng tukso sa mundo na kahit may asawa ka na, eh, very unfair. Pumapatol pa rin sa iba. No? Eh, sabihin mo yung kay June Banabag. Pero bakit ganun? Parang double standard. Pag babae ang gumawa, parang napakadumi. Pag lalaki ang gumawa, parang hindi masyado. Ano? Pareho lang po yan. Pareho lang po yan. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, bawal din po yan. Anyway, kung meron po kayong opinion, maaari kayo magpadala ng mensahe sa ating programa. Ipadala lamang po ninyo mensahe nyo sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream or pwede kayo tumawag sa 8631-5788 at 8631-6674. Oras natin, alas 10 ng gabi. Alright, oras natin, ganap mang 8 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Tayo po ay nasa pangalawa tuling bahagi na ng ating programa. Before I introduce our guest to you,
Batiin lang natin at gustong bumati ng magandang gabi ang ating mga kaibigan buhat sa Kuwait, si Alanie Hunko, ang ating spoken word artist na mahigit ng isang taon, magdadalawang taon ng ating spoken word artist na itinatampok dito, si Lance Abelion na ngayon ay nanonood sa atin sa Sampaloc, Manila, LV Kabahog ng Pasay City, Gurineng, Marvin Riabad ng North Caloocan, Chato Sakluti na ngayon ay nakatutok sa programa natin, Sally Sabilio Rogeria ng Taguig City, Kababayan, magandang gabi at maraming salamat po. Buat naman sa patero si Angelita Banatao at si Lynn ng Brussels, Belgium ay nag-text po sa atin, buwabati ng Blessed Monday sa lahat ng bubuo ng programang ito at sa lahat na nakikinig. Pakibati naman po ang aking unika iha, si Nathalie Luna Verdreng. Start na po ng school dito sa Monday. And always watching from Brussels, Belgium. Maraming salamat. Si Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Patuloy ang pagbati ng happy birthday kay former Governor Casimiro Ito Inares ng Lalawigan ng Rizal. Lina Ho, maraming salamat. Buat sa Plaridel, Bulacan. And Julieta Sugitan. Magandang gabi po at maraming salamat. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, Au Villaflor ng San Pedro, Laguna, Jing Ularandes. Magandang gabi po. Lilian Panaligan Buen ng Paranaque and Martin Bicolano buat sa Bicol. Mayroon na huwag yung Bisaya yan, di ba? Bicolano na nga, di sa Bicol siya, di ba? Alright, 10 minutes after 10. Every Monday, tayo po ay nagtatampok ng mga kabataan na binibigyan natin ng pagkakataon na mailabas yung kanilang talento. No? Iba-ibang talents. Eh, gusto nating suporta ng ating mga kabataan. Katulad ng pag-suporta natin kay Lance Abelion na isa rin spoken word artist, meron tayong babae naman. For the first time, ha? First time. Babae naman. Baka kilala niya si Lance Abelion, di ba? Nasa same field sila. Panauhin po natin ngayon at ating pakinggan ang... Ano nga sa Tagalog ng example? Halimbawa ng kanyang produkto, ano, ng kanyang mga, ng talento. Let's welcome to Dr. Love Radio Show, Miss Maymay Cantilliano. Magandang gabi po. Ang pamagat ito ay hiraya sa mga nauna o sa aking tahanan. Sa aking tahanan, alam kong nag-aabang ang iyong mga yapos sa muli kong pagbabalik. Hindi natitinag ang iyong mga bisig sa paghahandang sumalubong. Alam kong nasasabik kang ibahagi ang mga kwentong naipon sa mga araw na hindi ako nakauwi. Nandito ako, palagi't palaging babalik. Sinasalat ng iyong hiningang balat kong bitbit ang hangin ng Maynila. Marahan ang iyong pagbanlaw sa mga paakong pagal katatakbo. Hindi pumapalya ang iyong mga awit at tula na amuhin ang aking damdamin. Ganito mo ako salubungin. At pagkatapos, bubudburan ng pag-ibig ang mga pagkaing madalang matikman sa malayo. Yehele ng sabaw at baterol ang mga kaluluwang minsan na rin nakalimot. Kaibigan mo ang laot. Kaya't hindi alintana ang lansa ng mga pinatuyo at pinausukang isda. Ang mga inaning talaba at tahong. Saka mo pinatuloy sa iyong kapayapaan ang mga ibong dayo. Sapagkat ikaw ang alon, ang nagdurugtong sa dagat at kapatagan, kung saan mo ko tinuruang ilapat ang mga paa sa lupa, habang sa mga pangarap ay nakatingala. At katulad ng mga ibong sayo'y nagpakupkop, hinayaan mong ako'y lumipad ng malaya. Nandito ako, laman ng iyong mga kwento. Ipinakilala mo ako muli sa mga bundok, sa mga taluktok, na kumikilala sa rikit ng mga nagkukubling mga talon at
laot. Sa mga kayamanang isinisilid ng mga puno upang alagaan, ipinakilala mo akong muli sa mga bundok. Sa lupang hindi kayang baybayin ng mga paa, ngunit sa tanaw ay nagbibigay kalma. Parati nila akong inihahatid sa iyong mga bisig. Nandito ako. Laman ng iyong mga kwento. Kaya't sa tuwing babalik ay nagiging isa ang ating pintig. Pagkat karugtong ng mga bakawan sa iyong pantalan ng aking pusod. May nag-uugnay na pisi na hamakin man ng kalungsuran ay hinding-hindi mapipigtal. Nandito ako. Palagi't palaging babalik. Dahil ikaw ang bahagi ng sarili na hindi mawawaglit sa aking diwa. Ikaw ang tanging dalampasigang kikilalanin ng aking gunita. Hindi mapapagod lumikha ang iyong mga anak upang alalahanin ang hitik mong kasaysayan dahil ang pagsuko mo'y hindi kailanman ituturing na kasalanan, kundi lagusan ng katapangan. Patuloy itong bubukal sa aming mga dugo, patuloy itong kikilalanin ng kasalukuyan at hinaharap. Nandito ako, karugtong ng iyong kwento. Ikaw ang pangakong hiraya ng mga nauna. Ang hantungan ng kagitingan. Ang aking tahanan. Maraming salamat. Galing ano? Hanga ako dito sa mga batang to talaga. Oo. My, welcome to Dr. Love. Ilang taon mo nang ginagawa ito? Well, actually, nag-start po ako 2016, 2017. So, almost a decade ko na po siyang ginagawa. Meron ba kayo mga regular na mga gigs or places na nagtatanghal kayo? Yes, meron po kami. Ito ay, ang tawag dito ay Third Thursdays. So, every third Thursday of the month, meron kaming open mic event. So, pwede nyong i-follow yung LR Third Thursday sa Instagram para makita yung announcements namin. Pero, yeah. Doon po, sa Third Thursdays, nag-iimbita kami, nag-a-announce kami ng mga gustong magtanghal. Mm-hmm. Tapos magre-register sila. And then, in-open lang namin yung space para lang magkaroon sila ng platform. Third Thursday, ito yes, ay po open para sa mga baguhan, yes, na gustong mag-break into this field, you know? Yes, sa mga gusto lang pong itry. Saan lugar to? Sa The Globe Tower po, sa BGC. Ah, sa Globe Tower. Yes. I see, okay. Yes. And how often do you do this? Once a month? Yes, every third Thursday of the month. Yes. Anong oras ginagawa ito? 7 p.m. po. So, doon sa mga interesado, pwedeng pasya lang sila doon, yes, para magpa-register and then manood, makinig, yes, sa iba. Merong nung kabataan namin, merong nauso nung araw yung tinatawag na balagtasan. Ito naman ay poetry na patula, opo, ano, na meron silang tema na pinagtatalunan at na ang daming followers ito nung araw, no? Pero nawala dahil kadalasan nga mga taga Bulacan yung mga sa balagtasan. Anong province mo, Maymay? Bataan po. Ah, sa Bataan? Saan ka, yes, sa Bataan? Sa Balanga po. Really? Sa Balanga, yes, Bataan? Opo. Okay. Meron ko, Maymay. Kaya yung tula ko po kanina, kasi since ano ngayon, araw ng mga bayani, gusto ko rin mag-pay homage dun sa mga bayani na namatay sa Bataan. Oo. Okay. At saka yung pagbabalik mo at baliktanaw doon, yes, sa mga lugar sa Bataan siguro, no, na, yes, na kinalakihan mo. Ano sa palagay mo ang future ng spoken word artists sa bansa? Actually, hopeful po ako sa mga spoken word artists sa Pilipinas kasi ang dami po sa atin. Ang dami, actually hindi lang dito sa Maynila, pero all around the Philippines kasi ngayon I am currently on tour with Leandro Reyes. Ang pamagat po ng tour namin ay Bungad. Leandro and My Spoken Word Tour. So, sinusubukan namin puntahan yung mga regions na
Napuntahan na rin naman po namin before, pero gusto lang namin bisitahin ulit para magkaroon ng update. Yes, ng update. Para makapag-reach out din sa kanila. Kasi nakaka-amaze yung mga talent ng mga writers natin at saka ng mga spoken word artists natin. Outside Manila also, ang isa sa mga nilulook forward ko kapag umaalis kami ng Maynila ay mapakinggan din yung mga pyesa ng mga artists in their native region. Language. Yes, in their mother tongue. Yun. So I think very hopeful ako sa future ng spoken word sa Pilipinas kasi hindi tumitigil sa pagsasalat yung mga artists. Anong reaksyon ng mga kabataan sa ano sa ibang lalawigan? Recently po galing kami ng Davao and sobrang nakakatuwa kung paano nila kami tinanggap kasi may mga taga ibang lugar, may mga taga Gensad na pumunta pa ng Davao para manood at para mag-perform. Ganun ba? Oo. Yes. So meron po talaga mga communities dun. Normally kayo ng mga spoken word artists, kayo ang sumusulat. Yes. Kami po ang sumusulat. Merong mga sumusulat din pero hindi sila ang nagtatanghal. Yes, opo. Pinapa-perform sa inyo yung mga piyesa nila. Sa spoken word scene po kasi parang madalang yun. Pero kung halimbawa sa kaming magkakaibigan, minsan nagpapalitan kami ng tula. Uy, ano man naman, itanghal mo naman yung tula ko. Ganun. Kami mga magkakaibigan. Pero madalang po kasi parang isa sa mga parang description ng spoken word ay ito yung marriage ng pagsulat at pagtatanghal. Right. So very ano ako, ako po kasi personally pareho ko siyang gusto. Oh, yung magsulat at saka yung mas matanghal. Maganda at mas madali, mas magandang i-perform, itanghal yung katha mo, yes. No? Kaysa dun sa katha ng iba. Kasi nandun na yung puso mo dun sa sinulat mo, di ba? So, marami na rin dito sa Metro Manila ang mga spoken word artist. Yes, opo. Sila Lance, opo, magkaibigan kami ni Lance. Nakikita din kami sa mga events. Oh, meron ba kayong mga organization na para mapag-isa ang mga talento ninyo? Meron po kaming kanya-kanyang grupo. Si Lance, may grupo siya. Ako po, miyembro po. Laya ng Philippines. Yes, Laya Philippines. Ako, meron akong grupo, collaboratory.ph. Yun naman po, parang kami, as a group, nag-specialize kami sa pagko-collab with other artists. So, mostly yung mga pini-perform namin ay duo, o kaya trio, o kaya collab with a musician, o collab with a visual artist. So, sa mga performances ninyo, meron ding kumakanta, meron ding parang mabasag yung ano, yung monotony ng panay spoken word artist, di ba? Yes, opo. Pero may mga events din kami na ano talaga, na pure spoken word. So, mga ilan ang nagpo-perform? Sa Thursdays po, ang in-open kasi naming slots for open mic performers ay 10. Oo. And then, after that, meron kaming special guest. So, may artist guest kami and then ini-interview namin siya dun sa process niya. Ganun. So, para din siyang live podcast. Anong tingin mo dito sa spoken word artistry na ito? Lalago ba ito sa Pilipinas? Ako po, naniniwala ako. I believe na kaya niyang lumago kasi ang daming potential lalo. So, kailangan lang ng push. Kailangan lang din siguro ng support from everyone actually. Lalo dun sa mga nakaka-appreciate ng ginagawa. How is it different from rap? Di ba meron mga nagra-rap? Yeah. Parang ganun din eh, no? Tingin ko. Kaya lang, parang mas seryoso ang spoken word. Ultimo yung paggamit nyo ng mga kataga, piling-pili? Well, actually po, hindi naman. Well, I think hindi siya seryoso all the time, ang spoken word. Meron din kasing mga ano eh, meron din mga, ang ano nila. Depende ang, sa tema. Yes, depende sa tema at saka depende kung paano isinulat nung nagtatanghal. Yung rapper, palagay mo ba? Pupwedeng mag-venture into spoken word art as a spoken word artist? Actually, marami pong rappers ang spoken word artist. Oo.
maraming mga spoken word artists na ang roots nila ay hip-hop. Oo. So, kaya naman po, yung difference lang kasi talaga, mas anchored sa beat ang oo, rap. Oo, oo. So, music talaga siya. Oo. Ang spoken word, malayang taluturan siya. Oo. So, magkakaiba sila siguro kasi may maririnig ka pa rin na ano. May beat, may yes. Rhythm, di ba? Oo. Sa spoken word, ganun din naman. Pero like, mas maano lang, mas maluwag. Oo, mas diba? Maluwag. Mas maluwag. Okay, meron ko pang isang inihanda. Parang nabitin kami dun sa unang presentasyon mo. Meron ko pang isang inihanda sa amin na piyesa para sa ating spoken word artist feature ngayong gabi. Yes, opo. So, ito naman yung susunod kong pyesa ay galing sa aking koleksyon na kapag nakita mo na siya. So, pwede niyo po siyang ma-order. Ah, meron ka nang naisulat na isang ano, isang opo, book. Opo. Yes. Actually, dalawa na siya, hindi yung oo. Isa po ay koleksyon naman namin ni Leandro Reyes. Di ko lang siya nadala kasi naubos na yung copies na. All right, all right. So, saan po pwedeng mabili yan? Pwede niyo po akong i-PM sa Instagram my.cantiliano. And then ayun, pwede niyo lang i-PM and also sa Facebook may Cantiliano. So, okay. Message na lang ako. So ito ay bahagi ng aklat na isinulat mo. Yes, opo. Okay, let's hear it from my. All right. Ang pamagat nito ay ang paborito kong side effect. May parehong epekto ang alak at kape sa akin. Pareho nila akong tinatransform into a typical problematic female lead sa isang pelikula. Minsan si Mace kay Anthony, That Thing Called Tadhana, 2014. Minsan si Carson kay Dio, I'm Drunk, I Love You, 2017. At madalas, si Bella Padilla sa kahit anong pelikula niya. Anyway, nagiging female lead ako sa isang pelikula na dinadala ng 3 AM thoughts niya sa ibang dimensyon o alternate universe, aka ilusyon. Hindi ko alam kung bakit pero sana naman, matanggal na yung parehong epekto nila sa akin, yung sana iinom lang ako ng alak pampatulog, pangkalma ng katawang pagod dahil sa haba ng araw, walang drunk call, drunk text, walang amina ng feelings, walang pagko-confess. At kape naman, para hindi ako makatulog. Energy booster, pang-trigger ng kung ano sa sistema ko para maging productive, para makapagsulat o makapag-design, basta anything na kailangan ng creativity at kasipagan. Walang iyak-iyak, walang impulsive decisions, walang overthinking. But as much as I want na iwasan ang epekto ng alak, gusto kong uminom. As much as I want na iwasan ang epekto ng kape, gusto kong magpayakap sa init nito. At ikaw yung alak na dahilan ng hindi ko pag-intindi sa pagiging ako, sa pagiging totoong ako, yung hindi pinag-iisipan ng mga salita, basta nalang dumudala sa dila, kalmado lang, payapa. Pero ikaw din yung dahilan ng luha, ng pagdadrama ng lahat, pati ng sakit ng ulo kinabukasan na pinagsisihan din kalaunan. Muntik ko nang gawing vitamins. Ang gamot dahil sa'yo. Ganoon kakasakit sa ulo. At ikaw rin yung kape na nangyayakap. Kahit hindi ako hawakan yung pagbilis ng tibok ng puso ko, ikaw rin yung dahilan. Pero ikaw rin yung kape na ininom ko ng sobra-sobra na parang mako-convert na yung blood type ko from type A to caffeine. Hanggang sa hindi na pala ako makahinga. Akala ko healthy ang mabilis na pagtibok ng puso. Ang sarap kasi sa pakiramdam. I feel so alive. But little did I know, ito ang muntik na sa aking pumatay. Muntik mo na akong pinatay. Ewan ko ba kung bakit pati sa pagde-decide ko ngayong gabi kung ang iinumin ko ba ay alak o kape, ikaw pa rin ang iniisip ko. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, alak pa rin ang iinumin ko kung kailangan kong matulog ng mahimbing. Kape pa rin ang iinumin ko kung kailangan kong manatiling gising. Ikaw ang paborito kong side effect. Galing talaga!
Beautiful, beautiful. Very light lang yun, ha? Very light lang. My, maraming salamat. Again, let's invite our listeners. For those interested, baka meron mga corporate events na kakailanganin ang grupo nyo siguro to perform. How can they reach you? Yes, you can reach collaboratory.ph@gmail.com and you can also follow me on Facebook, Maymay Cantillano, tapos nandun na yung email ko. And then, as mentioned earlier, we are on tour. I am on tour with Leandro Reyes, Bungad, Leandro and My Spoken Word Tour. So, naka-apat na kami na stops. Actually, this weekend, galing kami ng Pampanga and Bataan. So, katatapos namin sa Davao, Pampanga and Bataan. And then, next, sa September 28, Maginhawa QC. Sa October 5, La Union. October 12, Baguio City. October 25, Dipolog City. And baka dumaan din kami ng Dapitan sa 26. And then, yung finale ng tour is sa BGC, sa Globe Tower. That's very good. Yes. Okay, well, thanks a lot and good luck to you. Sana maging panahon ka uli namin dito sa ating programa. Yes, po. Thank you. Maraming salamat. Si Maymay Cantillan, ang ating spoken word artist. Naalala niyo si Lance Abelion and he's watching us right now. Kaibigan din siya ni Lance Abelion. Babalik po ang programang Dr. Love Radio Show, alas 10:30. At Story of a Saturday Night, 10:35. Magandang gabi sa inyo. Ito si Brother June Banag ng programang Dr. Love Radio Show. Sumasa inyo mula Lunes hanggang Viernes, alas 9:30. Hanggang alas 11 ng gabi dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Magtatampok tayo ng isang liham kasaysayan at ito ay padala ni Lenny ng Las Piñas City. At sa mga nais magbigay ng komentaryo, mensahe, payo or something, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger or mag-comment sa ating live stream or pwede rin po kayong tumawag sa ating hotlines sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating tampok na kasaysayan sa gabing ito. Dear Dr. Love, isang mabiyayang gabi ang bati ko po sa inyo at ganun na rin po sa lahat ng inyong mga avid viewers and listeners. Tawagin niyo po ako sa pangalang Lenny. Ako po ay 36 years old at naninirahan sa Las Piñas City. Ako po ay 11 years ng kasal at kami po ay nabiyayaan ng dalawang anak, 10 years old the girl at 3 years old the boy. Sa simula pa lamang po, ayaw na ng parents ko sa Mr. Kong si Jean dahil pangarap nilang magtrabaho ko sa Canada katulad ng ate ko. Pero mas pinili ko si Jean at ipinaglaban ko ang relasyon namin hanggang sa nauwi sa kasal. Ako po ay nagtatrabaho sa gobyerno at si Jean naman ay supplier ng construction materials. Nagkaproblema ako nang naramdaman kong malamig na ang pakikitungo niya sa akin hanggang sa nabiso kong may karelasyon siya sa probinsya. Kinumpronta ko siya pero todo ang deny niya hanggang sa ipinakita ko ang screenshots ng chat nila ng babae niya. Umamin din siya. Napakasakit para sa akin ang ginawa niya, Dr. Love. Sa kabila ng pagpili ko sa kanya at paglaban sa relasyon namin, nagawa pa niyang pagtaksilan ako. Ilang beses ko na rin hiniwalayan siya pero hindi ko magawa alang-alang sa mga bata. Isa pa, nahihiya rin ako sa pamilya ko. Ilang buwan ding malamig ang pakikitungo namin sa isa't isa. I gave him another chance to prove na wala sila, nawala na sila ng babae niya at kami lang ng pamilya niya ang mahal niya. Hindi nagtagal, nakita at naramdaman ko ang pagbabago kay Jean, Dr. Love. Naging focused siya sa amin at mas naging sweet sa akin. He always makes time na makasama siya kaming mag-ina. At nalaman ko rin sa iba na wala na rin sila ng babae niya. Si Jean daw ang kusang nakipaghiwalay dito.
Dr. Love, it's been 7 months mula nang magbago si Jean at masaya ang puso ko dahil dito. We have become a happy family and I can't ask for more. But there are times pa rin na napapaisip ako na baka panandalian lamang ito. Paano kung matukso ulit siya? Paano kung history repeats itself? Patatawarin ko pa rin ba siya o bigyan naman ng paribagong pagkakataon? At this stage of our relationship, what should I do as a wife and mother to keep this union strong and lasting? Salamat po sa magiging advice ninyo, Dr. Love. I know for a fact na malaking tulong ito hindi lang po sa akin kundi maging sa mga katulad kong dumaraan sa ganitong sitwasyon. Again, thank you so much and I wish you good health always. Sincerely, Lenny ng Las Piñas. Maraming salamat, Lenny. At 20 minutes before 10. Kung meron kayong kilalang mag-asawa o magkarelasyon na hindi dumaan sa mga pagsubok ang kanilang pagsasama, aba, napakapalad po nun, no? Napakaswerte ng babae, maswerte yung lalaki, at salamat sa Diyos kung meron. Pero malaking bahagi po ng mga may asawa ay dumadaan talaga sa ganitong pagsubok. Nais nating bigyan din na ang pag-aasawa po ay hindi garantiya, even the wedding itself. Ang kasal ng mag-asawa ay hindi garantiya na mananatiling, you know, maganda ang takbo ng pagsasama ng mag-asawa. Nandiyan ang mga pagsubok ng buhay kahit na sa isang napakagandang relasyon ng mag-asawa, minsan po ay sinusubok pa rin, no? Hindi ko binibigyan ng justifikasyon ng isang maling gawa katulad ng ginawa ni Jean. Hindi ko rin alam kung bakit siya nahulog doon sa babae na kanyang nakarelasyon aside from his wife. Pero ito ang natutunan ko sa tagal ng panahon ng pagsasama naming mag-asawa. Ang mag-asawa ay dalawang magkaibang tao na pinag-isa lamang ng isang common denominator at ito ay ang pag-ibig sa isa't isa. May mga pagkakataon na nalilibang ang magkabilang panig, ang babae o ang lalaki. At nakalilimot kung hindi man ay nalilimutan ang mga responsibilidad na dapat ay bigyang diin sa pagsasama. Alalaong baga ay mayroong kaming nakikita din minsan na mga pagkukulang ng aming asawa. Again, uulitin ko, hindi ko gina-justify ang maling desisyon ni Jean, yung kanyang asawa. Pero yung bagay na pagkukulang ng isa't isa ay isang malaking factor din, no? May mga bagay na hindi nagagampanan. May mga bagay na parang ordinaryo na lamang at hindi na pagtutuunan ng pansin. Nawawala ang init, nawawala ang paglalambingan, nawawala ang passion, ang concern sa isa't isa. At sa mga pagkakataong katulad niyan, at may nakita kaming babae na, you know, maalaga, malambing, and everything, nahuhulog po kami kasi meron ng patibong, di ba? May nakita ka ng pagkukulang na nakikita mong napupunuan ng iba. Ulitin ko, hindi po natin gina-justify ang isang maling gawain. At kung sakaling ganun nga ang nangyayari, mas makabubuti po sa mag-asawa na mag-usap silang dalawa. Ang lahat naman ay nadadaan sa isang magandang pag-uusap.
Nakatutuwa lamang sa kasaysayan ni Lenny na bagamat ipinaglaban niya ang kanyang asawa, napangasawa, ay natukso pa rin sa iba, pero nandoon at nanatili ang pagmamahal, ang pagtitiwala, at ang respeto sa kanyang asawa. Kung wala yung tatlong elementong yon, I tell you, baka bumigay na itong si Lenny. Ganyan talaga nagmamahal. Minsan, mahal natin pero hindi gusto ng ating pamilya, ng ating mga magulang at ipinaglalaban natin ang ating pagmamahal. This is very common sa mga umiibig. Itong isang basihan ng isang matindi at matibay na pagmamahal sa ating karelasyon. Kaya nga, nauwi kayo sa kasalan. At sa kasalan ito, nais ko rin bigyang diin na sa kasalan ay ito'y pagsumpa ninyo hindi sa harap ng pari, kung hindi sa harap ng Diyos, na kayo ay magmamahalan sa hirap at ginhawa, paglilingkuran ng isa't isa, sa kalusugan at karamdaman, till death do you part. May mga pagkukulang ang bawat isa sa atin na dahilan sa pag-ibig na palalampas natin. Isang magandang elemento ng pagpapatawad ay ang paglimot sa nakaraan at hindi na paulit-ulit na uukil-kilin sa ating karelasyon kung sakaling sumama ang ating loob sa kanya. Kung ito'y mapapatawad, ito'y kayang limutin. Hindi man malimutang ganap, subalit hindi na binibigyan ng daan para makasira pa sa inyong magandang pagsasamang mag-asawa. Dalangin natin na sana'y magpatuloy na ang pagbabago ni Jean para sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa, at sana'y muling mabuo ang pagtitiwala at komunikasyon ng mag-asawa. Nang sa gayon, sakaling meron mang makitang hindi mapagkasunduan, ay mapapag-usapan at mabigyan ng katugunan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Ang tinig ni Cliff Richard, if I give my heart to you, will you handle it with care? Ganda, no? Alam yung mga lyrics talaga ng mga awitin ng araw. Parang ang hindi naluluma yung mga awitin yan. At pwede mong balik-balikan. You know? Ito yung mga awitin nagpapabata sa atin. Feeling young, di ba? Bueno, hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga patuloy, ng mga sumusubaybay sa ating palatuntunan. Ang taus-pusong pasasalamat po namin. Magbabalik po kami bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. Buhat po sa ating buong production staff at sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz. Ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo. Ang ating operations manager, Cherry Baile. Ang ating producer, Mr. Jake Bakud. Direk Sheikh Mamaril. Ang ating mga naging radio studio technicians, si Ron Cruz and Florin Christian Canceran. Kasama ang bossing nila, si Rome Ortigas. Hindi mawawala yan. At ang ating oral operator, Mike Santillan, ang PA at avid operator natin, uod ng gandang si Jairi Ann Manipon. Ito po naman si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat, shalom, aleichem.